Or professional dietitian. Yung i-share ko based on my own experience lang. So, sana makatulong sa inyo. Guys, gusto kong mag-share ng experience ko about sa pagpapapayat. Kasi, kadalasan sa ating mga babae na sobrang nag-gina ng weight, yun yung mga gusto natin gawin. Magpapayat, magbawas ng timbang, para mas madali tayong makapilin ng damit na gusto natin suotin. Maka yung mga damit nating mga nasusuot natin dati dahil tumama tayo, hindi na natin magamit, gusto natin ulit suotin. So gagawa ka talaga ng paraan para mag-diet ka, para pumayat ka. So yun nga, may experience ko. First week ko ng pag-diet, nag-try ako ng oatmeal. Less ako ng rice, oatmeal sa umaga, oatmeal sa tanghali, oatmeal din sa gabi. So yun, tinry ko yun 1 week. So walang nagbago. Matapa pa rin ako. Ngayon, tinry ko naman ang tubig. After 1 week, tinry ko naman yung tubig. Tubig lang ako ng tubig. Pag nakaramdam ako ng gutom, tubig pa rin. Ganun ang ginawa ko, pero wala pa rin nagbago. Sa nagtry ako, manood sa YouTube ng mga sinishare nilang experience nila sa pagpapapayat nila na naging successful naman. So, yun, nag-try ako ng intermittent fasting. Yung intermittent fasting, actually, dati hindi ko yan alam. Wala akong idea about yan. So, tinry ko panuorin, pinakinggan ko kung ano nga bang intermittent fasting. Inanod ko siya kasi sabi ko, gusto ko talagang magbawas ng timbang. Tinry ko yung intermittent fasting. Meron silang dalawang ginagawa eh. Hindi ko kasi masyadong sure kung ano ang tawag sa ganun. Kasi yung sineshare ko nga, tulad ng sinabi ko, sineshare ko yung experience ko. Yung ginawa ko, yun yung way ko para pumayat ako. So, hindi ko effect sa inyo. Intermittent fasting. Sa intermittent fasting naman, actually, hindi ko siya talaga alam. Wala akong idea kung paano siya gawin. Pero nung napanood ko siya, tinry ko siya yung pangatlong linggo ko sa pagda-diet. Pang 3 weeks ko sa pagda-diet, tinry ko siya ngayon. So, nag-start akong hindi kumain. 9 p.m. Hindi na ako kumain hanggang 2 p.m. na kinabukasan. Yun yung hindi ko pagkain. Bale, 16 hours akong hindi kumakain at 8 hours pwede akong kumain. So, bale, dalawa kasi ang ginagamit nila. Isang 16-8 at isang 23-1. So, dun ako nag-commit sa 16-8. Kasi mas prepare ko yung sarili ko na hindi kumain ng 16 hours. Kasi parang baka biglang mabigla yung katawan ko. Yung 8 hours, dun lang ako pwedeng kumain. So, yung 8 hours na yun, hindi ako totally kumakain ng sobrang high carbs. Nandun pa rin ako sa low carbs. Kumakain ako ng mga prutas lang. Uminom ako ng milk, pero fresh milk yung iniinom ko. Hindi ako umiinom ng Bear Brand or anything na meron pa rin sugar na mataas. Hindi ako minum nun. Nandun lang ako lagi sa low-fat milk. Tapos, gulay. Madalas kong pinakain. Salad. Ganyan ang lagi kong pinakain nung nag-start ako mag-fasting. Sa fasting, after 2 weeks, doon ko nakita na merong pagbabago. At nagtitimbang. Pero yung mga damit kong masisikip sa akin dati, naisusot ko na. So yun, doon ko na napansin na meron ng pagbabago. Sinadya ko talaga na hindi magtimbang kasi gusto ko kasi na
makita ko sa katawan ko yung pagbabago. So, yun nga. Nung nagpasing ako, doon yun lang yung naging effective sa akin. Pero, hindi lang yun, yung ginawa ko or ginamit ko para pumayat ako. Meron pa akong mga ibang ginamit para pumayat. Which is, nakatulong naman talaga sa akin ng bongga. Sobrang nakatulong siya sa akin. So, share ko siya sa inyo. Alam ko, nakilala nyo na itong product na to. Pero, share ko pa. Itong product na to, sobrang effective talaga siya sa akin. So, umiinom ako nito 3 times a day. Sa iba, 2 times a day lang sila umiinom. Pero ako kasi, sinunod ko yung direction nung nasa likod. Kaya, 3 times a day talaga ako umiinom. Sa umaga, pagising ko, nagdidilute ako ng 2 kutsara sa isang basong tubig. Tapos, isang kutsarang honey. So, iniinom ko siya. After ko uminom nito, iinom ulit ako ng isang basong tubig naman. So, depende sa inyo kung gusto nyo uminom ng sa malamig na tubig or sa warm water. Kasi ako, mas prefer ko yung warm water. Mas madali ko siyang maiinom. Pero sa iba kasi, kapag malamig, mas mabilis ka, hindi mo malalasan masyado. Pero ako kasi, mas gusto ko yung warm water eh. So, ganun ang ginagawa ko. Umaga, tanghali, at bago ako matulog, umiinom ako nito. So, kung bibili po kayo ng apple cider vinegar, marami kasing brand ang apple cider. So, mas effective po yung ganitong brand, Bragg with the mother. Ito po yung pinakang ginagamit ng karamihan para mag-lose ng weight. Very effective talaga siya, guys. Marami nang nagre-recommend nito. So, isa na ako dun sa nagre-recommend ngayon. At yung honey ko naman, ito yung ginagamit kong honey. Yan. Ginagamit ko siya. Actually, hindi siya purong honey. Medyo may sugar na rin siya. Pero, hindi ko naman siya totally iniisang kutsara. Bali, naglalagay lang ako ng half spoon. Yun lang ang nilalagay ko. Basta wag ko lang malasan masyado yung apple cider. Okay na din naman siya. Matagal mo na rin naman magagamit. Sa apple cider pala, yung mga hindi pa alam ang price, nabili ko kasi itong 473 ml. Nabili ko siya sa halagang 224 pesos. Pili ko siya sa SM. Tapos, ngayon, dahil na ubus ko na yung itong maliit nun, bumili na ako ng mas malaki. 946 ml yata yun. So, binili ko yun yung 376 pesos. So, doon na ako nag-stick sa malaki. Bali, ngayon, isang buwan na ako nagda-diet. Isang buwan na ako sa fasting ko. Naka 2 malaki na akong ganito. Tsaka, ito. Para, pwede mo rin siyang gamitin sa mukha. Bali, ako ginagawa ko siyang toner. Ihahalo ko siya sa tubig. Tapos halo ako ng ganito. So, maganda rin naman siya. Tsaka guys, maganda siya sa balat. Pag umiinom ka nito, maganda siya sa skin. Nag-bloom ang skin. Though, hindi ka naman ganun kaputi or ano pa man na kinis, pero parang nag-i-enlighten siya. Parang nawawala yung pagka-dry ng skin. Maganda talaga siya. Yun yung ginagamit ko. Nagpa-fasting ako at umiinom din ako ng apple cider vinegar at gumagamit din ako ng glutalipo. So, umiinom ako noon. Hindi ko lang nadala yung box niya kasi naiwan sa bahay ng brother ko. So, dumayo kasi ako. Umiinom ako ng glutalipo. So, effective din siya sa akin. Nakatulong din siya. Ang glutalipo is good for detox. Kailangan kasi natin yun. Kailangan natin ilabas yung mga calories na ni-intake natin. Ayun ang papel ni glutalipo. So, mapapel si glutalipo pero good naman yung pagiging mapapel niya. Nakakatulong naman sa akin. Umiinom ako nun, isang sachet sa isang araw. Pero sa iba, yung isang sachet, pwede nilang inumin yun
dalawang beses, isa sa umaga at isa sa hapon. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, iniinom ko na siya ng isahan para hindi na ako inulit kinagabihan. Ganun ang ginagawa ko sa glutamate. Nakatulong talaga siya sa akin. So, sana yung mga shinare ko sa inyo, makatulong din. So, very effective talaga siya sa akin. So, thank you guys! Sana may inspire din kayo dun sa mga shinare ko. So, yun yung na-experience ko guys. Bale, isang buwan pa lang ako nagka-fasting. Isama ko na rin yung 2 weeks ko na nag-diet ako, nag-start ako ng diet, pero hindi naging success. So, bali, isa't kalahating buwan. So, sa fasting ko, isang buwan. Yung isang buwan ko na yon naging effective siya. Doon ako pumayat. Doon ako nabawasan ng timbang. Doon ko rin na sa fasting din ako nag-start na may suot ulit yung mga damit ko na masisikip na sa akin. So, yun. Sana makatulong din sa inyo at ma-inspire din kayo. Lalo na dun sa mga hindi na healthy yung pangangatawan. Kasi ako dati sobrang hindi na rin talaga ako healthy. Obese na nga ako ang sabi ng doktor. Kaya na-push ako na mag-diet. So, salamat din. Thank you din dun sa mga napanood ko na videos. Naging malaking tulong din sila sa akin. So, sana ganun din ang gawin nyo guys. Manood kayo ng mga videos na alam nyo may inspire kayo. Kung tinatamad naman kayong mag-exercise, yung shinare ko is good for you. Yun. Kasi ako hindi ako nag-exercise. Kasi tamad ako mag-exercise. Hindi ako nag-workout. So, yun ang ginawa ko. Dahil tinatamad ako mag-workout, dinaan ko sa mga iniinom-inom. Yung apple cider naman, wala naman siyang masamang effect. Maganda pa nga siya eh. Marami siyang health benefits. Pero hindi ko naiisa-isahin basta para sa akin at marami din naman gumagamit nun. Wala naman silang negative na comment about yun sa apple cider. So, pwede mo naman siyang itry. So, thank you guys! Sana makatulong din sa inyo yung shinare ko about sa pagpapayat ko. So, i-push natin yan. Push. I-push natin yung pagpapayat kasi maganda tingnan ng mataba pero mas maganda tingnan yung nandun ka sa healthy. Healthy yung katawan mo. Yung healthy yung nararamdaman mo. Hindi ka nahihirapan sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Tsaka maganda siya talaga. Sobrang malaking tulong din sa pang-araw-araw na gawain mo yung malusog ko, yung healthy ka, yung hindi ka sobrang mataba at hindi ka rin naman sobrang payat. Yun guys, thank you! Yun lang yung isa-share ko muna ngayon. So, kung meron kayong mga comments or mga tanong, comment lang po kayo. And please subscribe guys! Thank you! Bye!